Okay, so this is your example number 4 for equilibrium of parallel force system. Determine the reactions at A and B for the given simply supported beam, where A is a rocker and B is a hinge support. Ngayon, yung problem number 1, 2, and 3 natin sa equilibrium of parallel force system natin is mga simple lang. Yung mga loadings niya is point load lang and rectangular load. So ngayon, nag-decide kami na mag-add pa ng problems. And ang decision namin is to add a trapezoidal load for the simply supported beam. So simple lang naman ang analysis nito. Ang gagawin lang natin is hatiin natin yung trapezoidal load into two types of loads. And that is rectangular load and triangular load. So parang ano lang siya, 'di ba? Shape niya is trapezoidal, then hati natin siya sa dalawang area, isang rectangle, isang triangle. Ayan, so i-shade natin yung para sa rectangle ito. Ayan. And isa naman para sa ito. Ito naman para sa medyo pares lang sila na shades. Ayan. So ito naman para sa triangular load. Ayan. Okay, then saka natin kunin yung mga resultant nila. Okay? So ito yung mga resultant nila. Ito para sa rectangle. Okay, so R1. Then ito naman para sa triangular load. So R2. Ayan. So solve natin. So R1 is equals to, okay, recall natin, kapag kinukuha natin ang resultant ng mga distributed load, ang gagawin natin is kukunin lang yung area nila. So ang area ng rectangle, itong yellow, is yung height niya is 4. Ang base niya is, 30. Okay, so 4 kips per feet multiplied by 30 feet. Okay? So, magka-cancel yung feet. Okay? Then, ang ating R1 is equivalent to 4 times 30. So, that is 120 kips. Okay? And, syempre, downward. Okay? Kasi, syempre, yung load natin dito is directed downward. Then, R2. Ang area ng R2 natin is triangle, di ba? So, that is 1/2 of 8 kips per feet multiplied by base na 30 feet. So, tama po ba to? Okay. Tama po ba to? This is wrong. Why? So, ito nagkamali. Sa 8 kips per feet. Kasi yung 8 kips per feet na yan, yun yung height nito nung buong kasi di ba mayroong height, dalawang height ang trapezoidal load. Isang 4 kips per feet and 8 kips per feet. So, ang height ng buo na to is 8 kips per feet. Kaso, di ba kinoconsider na lang natin sa green is yung triangle. So, ibig sabihin, ang height nito is hindi na 8 kips. Kasi ang height nito para sa rectangle is 4. Therefore, 8 kips per feet minus 4 kips per feet. So, therefore, this is also 4 kips per feet. Okay? Kaya ito niyan, mali ito. Kasi doon nagkakamali madalas rin yung mga estudyante. So, ngayon, pinopoint out ko. Ayan. So, 1/2, 4 kips per feet, multiplied by 30. So, therefore, this is what? So, 1/2 of 4, 2 times 30, so 60. Yes, magka-cancel out din po ito. Ayan. So, 60 kips. And, syempre, downward. And, kung babalikan rin po natin yung concept ng position ng mga, tawag dito, position ng mga resultant natin sa distributed load sa rectangle, 1/2 lang to. Okay? 1/2 nung length kung saan nakadistribute yung rectangular load. Saan ba nakadistribute yung rectangular load? Sa 30 feet. So, 1/2 of 30 feet. So, this is 15 feet. Okay? Then, kapag triangular load, kapag mag-i-start tayo sa vertex niya, okay? Ito yung vertex, ha? Okay? So, lagay natin. This is vertex of the triangle. Yan. Then ito naman, ito. Hindi ko masyadong alam ang tawag pero alam ko talaga height to, di ba? Height of the triangle. Ayan. Then yung height niya, wala namang ibang height yung triangle dyan. And height of the triangle. So kapag mag-start tayo sa vertex ng triangle, ang distance niyan, okay, is 2/3, okay, ng L.
Yung L is kung saan din nakadistribute yung triangular load. So, ang ating triangular load is nakadistribute saan? Sa 30 feet. Wait lang ha. Ah, medyo... Ano tong ano? Oops, sorry. Ayan, okay? So, dapat sa pinaka-point niya. Okay? So, ito niyan is 2/3 of the length kung saan nakadistribute yung ating rectangular load. So, saan ba nakadistribute ang ating rectangular load sa 30 feet? Okay, so this this is what? 2/3 of 30 divided by 3, 10. So, 20 feet. Okay, kung nag-start naman tayo sa ano niya, height niya, sa height ng triangle, ang length kasi dito, di ba, L, then 2/3, di ba, L minus 2/3 of L, that is 1/3 of L, okay? So, 1/3 of L, 1/3 of 30, so this is 10 feet. So, sir, saan pa natin gagamitin yung mga yan? Yan yung gagamitin natin para kapag nag-moment tayo sa ano, sa A and B, ito yung mga distances, okay? Then, lagyan na natin yung mga reaction. So, this is what? A roller. Rocker support. So, this is RA. And this is BB. Siyempre, meron tayong reaction na ano? Na BH. Eh, kaso, okay, since there are no, or there is, okay, there's no horizontal forces, okay, therefore, yung ating BH is walang i-resist na horizontal effect ng resultant. Tama ba? So, therefore, BH is equals to 0. So, meron na tayong isang reaction. Tama ba? BH is equals to 0. Okay? Next, ito. Di ba tatlo yung ating ano, gagamitin? Oops. Ang ginagamit natin na equation of equilibrium is summation of forces vertical is equals to 0, summation of forces horizontal is equals to 0, and summation of moment is equals to 0. So, okay na tayo sa summation of forces ano horizontal kasi 0 lang naman yung BH. So, okay na tayo dyan. Ngayon, ano yung gagamitin natin kasunod? Summation of forces vertical or moment? Bilangan ulit tayo ng unknown. Ilan ng unknown na vertical reaction? RA and BV. So, two unknowns. Ngayon, since two unknowns to, kapag ginamit natin to, okay, hindi natin, ano, wala tayong makukuha ang sagot kasi dalawa yung unknown eh. Ngayon, kapag summation of moment tayo, kapag nag-moment tayo sa B, ilan yung unknown reaction? Isa lang. RA, di ba? Okay? If at B, one unknown. Yun yung ating RA. Or, kapag nag-moment naman tayo sa A, ang unknown lang natin is BV. So, that is one unknown. Bakit kapag nag-moment tayo sa B, sir, isa lang unknown, RA lang? Eh, sir, yung BV unknown din naman to. Okay, balikan natin ang concept ng moment. Ano ba ang concept ng moment? Ang moment is equals to force multiplied by D. Ngayon, yung BB ba may ano, perpendicular distance from point B? Wala. Zero yun. Tama ba? Ibig sabihin, zero ang moment effect ng BB at BH papunta kay B. Okay, kaya ang binilang ko lang dito na unknown sa B is RA. Okay, so ngayon, since isa lang ang magiging unknown natin kapag nag-moment tayo sa B or kapag nag-moment tayo sa A, ibig sabihin, ito muna ang gagamitin natin. Okay, it's either summation of moment at B or summation of moment at A. Okay? So now, summation of moment, kahit saan naman tayo mag-start, mas siguro dito na lang din sa A. Okay, so summation of moment at A is equals to 0. Assumption natin, ang clockwise rotation is positive. Now, okay, ang iikot kay okay, ang iikot kay A sa reaction is yung BB. Yung BH kasi, dadaan lang yan papunta kay A. Ito o. Kapag in-extend natin yung line of action ng BH, ayan. Dadaan lang yan sa point A. Ibig sabihin, wala rin siyang moment effect. Okay? Zero yung D niya. Okay? So, ngayon, ang BV, ang ikot nito sa ating, ano, sa ating A is counterclockwise. So, ibig sabihin, since ang assumption natin, clockwise is positive, therefore, negative yung BV. Okay? Yung ikot ng BV, sorry. So, negative BV multiplied by what? 30 feet. Okay? Then, ang ikot ng R1 and R2, ang ikot nila is parehas na
clockwise. So therefore, R1, so positive R1, ang R1 is 120 multiplied by, okay, 15 feet. Then R2, ang R2 natin is 60 kips. Then multiplied by what? 2/3 of 30, which is 20 feet. Then equivalent to 0 yung ating moment, okay? Moment at A, yan. Okay? Sabi natin, di ba? Di ba pinaliwanag ko sa additional discussion ng equilibrium of parallel force system, okay? Na pati yung moment magiging 0 dahil nire-resist yun ng mga support, okay? So now, ilan yung sagot sa BB? Mag-shift solve na lang po tayo. Okay? So negative BB, so negative X multiplied by 30 plus 120 multiplied by 15 plus 60 multiplied by 20 is equals to 0. Then shift calc para doon sa shift solve. And then 100. Okay, 100 kips. Now, nag-positive yung ano dito sagot. Okay, take note nyo to, ah. Okay, tinik-note ko rin to sa ano, sa equilibrium of concurrent force system. Okay? Nag-positive yung sagot dito. So since positive 'yan, tama yung assumption natin sa direction ng BB. So since tama yung direction nito, ibig sabihin yung ating 100 kips is upward. Okay? So tama 'yan. Next. So since ano na lang, meron tayong BV, pwede na natin gamitin yung summation of forces vertical, hindi ba? Kasi ang unknown na lang is RA. So pwede na yung summation of forces vertical. Okay, bilangan lang naman ng unknown eh. So sir, pwede rin po bang mag-moment ako sa B para makuha yung RA? Yes, pwede rin. Eh kaso, yung mga estudyante takot sa moment. Kaya gagawin nila, summation of forces vertical na lang. So mas maganda yun, di ba? At least discarte yun ng estudyante. Papakahirap ka lang ng isang moment, then saka ka nagagamit ng summation of forces vertical. So ganun lang kasimple yun. So pwede na tayong gumamit ng summation of forces vertical is equals to 0. Then assumption natin lahat ng upward forces is positive. Ang RA pataas, therefore positive. Ang BB pataas, therefore positive, 100 kips. Ang R1 and R2 downward, so pares na negative yan. So negative 120 and negative 60 is equals to 0. Eh di ba mas madali? Kasi walang involved na distance. So ilan ang RA? Shift solve na rin yan. X plus 100 minus 120 minus 60 is equals to 0. So shift calc. Oops, sorry. Di ko napindot yung shift. So 180. Ah, sorry. 80 kips. Okay, then vertical. Okay, sorry, nag-positive rin pala. Positive yung nakuha natin, ibig sabihin, tama rin yung assumption natin doon sa direction ng RA. Okay, so sir, hindi ko po mag-gets yun. Ano po ba yung ina-assume-assume na yan? Sige, try natin ha. Ibang assumption. Assume RA, okay, is downward. Ayan. So, ibig sabihin yan, kung downward yan, okay, sorry. Oops, pangit ng drawing. Ayan, rocker support yan, ha. Maniwala kayo, rocker support po yan. Okay. Ayan. Then, ito, roller, sorry. Ano pala to? Hinge. Okay. Ayan. Then, ang reaction natin dito sa BV is 100 kips. Huwag na natin isama yung BH kasi 0 naman. Then, yung R1 natin, gawin na natin kulay black na lang dito. So, this is what? 120 kips. And, ito naman yung 60 kips. Yan. Okay, then, in-assume natin, okay, na ang RA is downward. Yan. Okay lang. Sir, okay lang po ba? Yes, okay lang. Walang problema ron. This is A, this is B. Sir, edi kung ano siya, kung downward siya, pwede po ba namin gamitin yung summation of forces vertical? Yes, pwede. So, try natin. So, summation of forces vertical, para akong tangan eh, ang kinakausap ko sarili ko. Okay. Ayan, so, summation of forces vertical is equal to 0. Upward is positive. So, since ang ating RA is downward, therefore, negative yan. Tama ba?
Then ito 100 keeps, therefore positive 100 keeps. Then minus 120 minus 60 is equals to 0. Ngayon, ano ang lilitaw na sagot sa RA? Okay, magiging negative to, di ba? Ayan, negative. Ang lalabas is negative 80. 80 keeps. Now, okay, gusto kong gawin tong red para mas madali yung ano, mapansin. Ayan, negative. So, since okay, the magnitude the sign of the magnitude of RA is negative, therefore the assumed, okay, the assumed direction is incorrect. Okay? So, ibig sabihin, mali yung direction natin na downward. So, ngayon, since pinatunayan ng ano ng solution natin na mali yung ating assumption na direct or assumed direction, ibig sabihin, kailangan mong itama yan. RA is what? Is equals to 80 keeps. Pero, hindi downward. Dapat, positive. So, ngayon, nasagot ko na yung tanong na, sir, pwede po bang gawing ano siya, downward? Yes. Pwede po siyang gawing downward. Then, ang gagawin kasi ng solution mo, itatama ka niyan, okay? Kaya importante yung position ng mga forces natin dito sa equation. Kasi itong 60, hindi mo basta-basta pwedeng gawin na ano, na negative 120 is equals to 0 minus 60. Kasi kapag nilipat mo yun sa kabilang ano, kabilang equation, mangyayari maging positive 60 yun. So, importante na lahat sila magkakasama rito. Then, equate mo lang sa 0, okay? Then, importante na huwag mong kakaligtaan yung mga ina-assume mo na direction. Kasi kung ano yung direction dito sa mga... Kasi ito lahat, assume lang to, okay? Then dapat ang final answer mo, merong direction. Kasi dun lang mapapatunay ng professor nyo na kung ano talaga yung final answer mo dun sa problem. Okay, kasi ito lahat, assumption lang yan. Hindi ka pa sure, okay, sa mga ano, sa mga direction, okay? So ngayon, ito, napatunay naman natin na kahit mag-assume tayo ng direction, kahit di tayo sure, okay lang, kasi sa huli ng sa last ng solution mo, kapag nag-negative yung ano, yung sign, ibig sabihin mali lang yung direction. Okay, pero possible na tama yung solution mo. Okay, possible kasi ano, pwede ka pa rin namang magkamali sa solution. Okay, pero yung sinasabi ko nga rito, siguraduhin niyo na kapag nag-positive, ibig sabihin tama yung assumption, or kapag nag-negative, mali yung assumption. Itatama mo lang yung direction niya. Okay, so yan. Ito yung ating problem number 4 for equilibrium of parallel force system. So, thank you for watching. Bye!